Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Dalawang araw na lang po at Pentecost na, no? Kaya yung gospel natin ay last chapter na rin ng gospel according to John. At dito po sa ebanghelyong ito, tayo ay very familiar, no? Sapagkat ito yung isa sa mga napaka-dramatic na tagpo ng ating Panginoon at ni Pedro. Ito yung panahon kung saan tinanong ng ating Panginoon si Pedro hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, kundi tatlong beses. He asked Peter, "Simon, son of John, do you love me?" Siguro pag pinakinggan natin sa English, parang hindi naman natin nakikita yung differences. Pero may differences po sa paggamit ng ating Panginoon sa salitang love. Sa salitang love. Kaya nga napaka-significant nung tatlong beses tinanong ng ating Panginoon si San Pedro. Pero mapapatanong po tayo, why did Jesus ask Peter 3 times? No? Siguro para linawin, para malinaw talaga kung ano yung sagot ni Saint Peter. But more than the purpose na dapat malinaw yung sagot ni Saint Peter, no? I think there are 2 things or 2 reasons why Jesus asked Peter 3 times. The first one po is for reparation or restoration or giving another chance for Peter. Bakit po, no? Nung nagkita si Pedro at si Jesus dito sa tagpong ito, may familiar na scene, may familiar na setup. Hindi binasa sa ebanghelyo natin, pero part po ng Gospel ni St. John chapter 21, nagkita si Jesus at si Pedro at ang ibang mga alagad before the charcoal of fire. Sila po ay nagkatipon sa gitna o before the charcoal of fire or isang nagbabagang uling. At sa buong Biblia po, no, 2 beses lang po sinabi ang charcoal of fire or nagbabagang uling. 2 beses lang po sa Gospel of St. John. Chapter 21, dito sa Ebanghelyo natin ngayon, and chapter 18, kung saan nung dinakip na si Jesus at sumunod si Pedro, there was a charcoal of fire and Peter was asked 3 times, "Do you know this man?" May nagtanong kay Pedro, "Kilala mo ba to, itong taong ito? Di ba ikaw ay taga-Galilea rin? Malamang kilala mo ang taong ito." And 3 times, dininay ni Peter na hindi niya kilala si Jesus before a charcoal of fire. And so, in chapter 21, dito natin makikita at maririnig na 3 times before a charcoal of fire, Jesus asked Peter, "Do you love me?" In order to restore what has been broken before. 3 times. Reparation, restoration, another chance. Pangalawang rason po na nakita ko kung bakit kailangang tanungin ng ating Panginoon si Pedro ng 3 beses ay upang ipakita ng ating Panginoon that Peter, whatever you can offer, I will accept it. Sapagkat sa 3 beses na tinanong ng ating Panginoon si Pedro, 2 pag-ibig po ang tinutukoy dito. Sa first 2 questions, sa original Greek, ang ginamit po ay agape or agapasme. Parang sinasabi ng ating Panginoon, "Pedro, mahal mo ba ako tulad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo? Do you love me 100%? Ang sagot ni Pedro, "Panginoon, alam mo naman na mahal kita eh. 50%. O siguro sa mga magkasintahan, pag tinanong mo yung mahal mo, "Mahal,
love mo ba talaga ako? Pag sinagot ka, I like you, I admire you, I am fond of you, magugulat ka na dyan, no? Baka hindi talaga ako mahal nito. Admire lang, like lang, pero not really love. So dalawang beses tinanong ng ating Panginoon si San Pedro, Simon, son of Jonah, do you really love me? Dalawang beses sinagot ni Pedro, Lord, I like you. I love you as a friend. Noong ikatlong beses na tinanong ng ating Panginoon, sabi niya, parang binaba ng ating Panginoon yung standard. And he met Saint Peter on the same level. And so Jesus asked on the third time, Peter, do you love me as a friend? And Peter said, Yes, Lord. You know everything. You know that I love you. Hindi kayang iangat ni San Pedro ang kanyang pagmamahal tulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanya. Lord, ito lang yung kaya ko. Alam mo naman yun. Diba, nangyari dati, I denied you. Now I realize, Lord, hindi na tulad ng dati yung lakas ng loob ko na sabihin na, Lord, kayang-kaya kong sumunod sa iyo. Kayang-kaya kong gawin lahat, even to offer my life. At this time, Peter was very humble to recognize, Lord, I love you as a friend. I can only offer this much. But Jesus did not say, yan lang pala kaya mo. Sabi ng ating Panginoon, even with that, Peter, tatanggapin ko. I will accept what you can offer. I will meet you in whatever you can or wherever you are. And so my dear brothers and sisters, sa ating pananampalataya, hindi naman kailangan na bonggang-bongga ang i-contribute natin o ibigay natin sa simbahan o sa Diyos. Whatever we have, whatever we can, kung anong meron tayo, we have to start small and offer to God, Lord, ito po yung nakayanan ko. But don't be afraid because Jesus will accept it. Jesus will perfect it. Because with Jesus, we can participate in His love. Especially when He lives in us and when the Holy Spirit dwells in us. Kaya pagdarasal natin sa pagdating ng Pentecostes that the Holy Spirit will dwell in us. And hopefully, in the small things that we can contribute to the church, in the small things that we can offer to God, we can say, Lord, through the Holy Spirit, please, make it a pleasing sacrifice. Make it a pleasing offering to you. In every Mass, alam niyo po, simple lang po yung pagkain o kaya yung ino-offer natin sa simbahan. Napakasimpleng tinapay lamang, napakasimpleng wine lamang. But with God, when the priest offers it in the name of Christ, it becomes a pleasing sacrifice, a pleasing offering to God.